So, what's up sa inyo ulit mga ka-figures? So, you've been wondering bakit ko ginagawa ito ngayon because we're going to review some of my Instagram photos. So, natawa kasi ako kasi yung Instagram photos ko is, nako, well, nakakainis yung mga Instagram photos ko actually. I don't like my photos there. Puro portraits ko lang naman, self-portrait photography, some random stuff. Instagram ako, nag-start mag-post ng pictures. Instagram ako nag-start mahasa sa photography actually. Kasi sa sobrang bored ko ng pandemic last year, nag-start ako mag-explore ng mga bagay-bagay. Well, actually, kasi nung during pandemic, puro lang ako video games, puro lang ako COD all night. Pero tinaray ko yung SockMed. Ayun, I found out Instagram. Well, doon ako nahasa mag- picture ng mga anything for self-portrait. Actually, lamang talaga na Instagram is puro self-portraits ko. Nakakatawa. I'm gonna stop talking shit and let's dive into my Instagram account. Let's see what full of shitness are we gonna find. Mag-dive in muna tayo sa pinaka-ilalim. Ayan. By the way, mga ka-fliggers, don't forget, follow my Instagram. Yes, I exist. I have an Instagram account. Marv Stacks, number one. So let's dive into my Instagram account. And there's my first photo. There's my first uploaded photo. Actually, itong first pic ko na to, kasama ko si Raisa. Gumagala kami sa SM Baliwag. 2019, medyo yatot ako ng konti dito. So, sabi ko kay Raisa, ang ganda ng hagdan. Try natin mag-photography dito. Sarap mga portrait photography. Actually, ang ganda ng shot niya dito. Yung angle niya. Nakuha niya yung gusto kong angle. Sinat ko rin niya sa kanya. Meron din siyang ganitong klaseng picture kagaya na sa akin sa Instagram niya. Yan. Yan ang unang picture ko ng Instagram. This is... Oh my God. February ano to eh. Kaya alam ko, ilang araw to bago mag-birthday ko. Sabi ko kay Raisa, ililibre na kita ng maaga. Tapos tara, picture tayo ng pang Instagram. Ito pa kasi nakakatawa sa Instagram po. Alam nyo ba na every Tuesday, every Wednesday o ganyan. Every 2 days, kailangan ko mag-upload ng photo sa Instagram para, syempre, followers. Naghahabol ako ng followers, syempre. So ito, na-picture niya ako sa labas ng SM Polila naman to. Ang ganda ng angle. Magnanakaw pa kami ng presets dito. So ayun, ang ganda na itong picture nito. Ang ganda ng pagkakakuha niya. Sakto nga ako, sabi ko sa kanya, ang ganda ng ibon na nakuha niya sa taas. Well, galing. Nice, not bad picture. Ayan, this one. Ito naman, hinatid ko na siyang pauwi nun sa kanila. Sabi ko, ang ganda ng sunset. Sabi ko, stop by muna tayo dito sa sidewalk. Ang nakakatawa dito, guys. The moment nung pick up ko yung phone ko, sabay pick up din ng phone niya. So it ended up na nagka-parehas kami ng photo sa IG. Akala nila ninakaw ko doon yung picture niya. Sabi ko, parehas lang kami talaga ng kuha. So, yan. Sunset photo. Ang pangit pa ng pagkaka-edit ko dito. Halatang sabog. Ano pa tayo ng konting treasures, mga ka-flakers. And, malapit na tayo sa... Dito ko na inumpisahan yung mga semi-street photography ko. So, itong picture na to is actually ilang araw na lang to bago mag-pandemic. March 2. So, meron pa siyang 12 days bago mag-pandemic. Tapos, ang ganda niya paggabi. Sabi ko nga, try natin mag-street photography dito ng gabi. Kaso, we didn't make it. We didn't make it anymore. So, dito dati, nung Bibiglang Awa Festival din eh. Napakadaming tao, ganitong oras, napakadaming tao. Tapos ngayon, sabi daw, minimum magkakaroon yata ng konting paghihigpit sa social distancing. Kaya ito, kung mapapansin nga dito sa picture, is kukonti lang ang tao. And, yes. I actually, yes. Natatandaan ko tong picture na to, ilang araw na rin to bago mag-pandemic. Eh. Kasi, nag-audition ako ng singing contest para sa amin. Natawag namin doon, tawag ng tanghalan eh. A mistake yung tinawag ko siyang tinatawag ng tanghalan. And yes, mga ka-vloggers, kumakanta ako. If you don't know it, kumakanta ako. So, ayun. Ito, tinirequisite ko ng isang hamburger. Sakto yung liwanag ng araw is nagkakas na sa burger. So, ako naman itong sitang, ha? Picture, ayan. Sinusundan ko kasi yung color scheme sa Instagram ko. Kasi ang color scheme ko sa Instagram, actually, ay
Parang may fade colors siya ng gray. Parang ganun na type kong color kasi favorite ko talaga ng shades ng colors, gray. Kaya yung kung mapapansin nyo sa mga susunod na photos sa Instagram ko, color na siya ng gray. And oh, dito na tayo magsistart ng mga self-portrait photography. So ito naman. Yes, I play guitar as well. As I'm not just a singer, I also play guitar. Panahon top, nag-aaralan ko pa ang bar chords. Hirap kasi ng bar chords, masakit sa daliri. Ayan, nakikita nyo, para akong Elvis Presley style inspired. So, ito na, nagsistart na akong mag-explore ng self-portrait photography. So, ayan, one of my favorite photos sa Instagram. So, ngayon, ang ginawa ko sa heat lamp ngayon is ayan. Oh my God. Ginagawa akong model, superstar sarili ko, pero sarili ko lang ginagawa akong model. So, ayan, mga pictures ko noon during pandemic, sabi ko. And, well, di ko alam kung ano masasabi ko sa mga picture ko na to. Basta parang ang ginagawa ko sa Instagram ko, mema. Ayun na lang gusto ko sabihin, mema. Ah, to eh, so, yung picture na to, tinake ko to sa Puliran to Baliwag Bypass. Napansin ko kasi nung nakaluwag-luwag na ng konti yung quarantine na policy dito. From ECQ to MGC, you know? Hindi ko alam kung from ECQ to MECQ. Nakalabas-labas din kami ng konti, so nakapag-street photography rin ako ng konti sa cellphone ko lang. If you ask kung ano yung gamit ko cellphone nung pag-picture ng mga ganyan, Samsung S5 lang. Yun. So ito, na-take ko siya kasi napakatahimik tong highway, walang dumadaan. Napaka super quiet niya, as in 0-0, walang dumadaan. Talagang sinusundan ko pa rin yung color grading scheme ko sa ano Instagram. Favorite ko talaga si the faded gray at oh my God! Malapit-lapit na tayo ng konti sa mga panibago kong pictures. So by the way mga ka-vloggers, if you're doing a self-portrait photography gaya ko, matututo kayo mag-guide ng model in reality. Kasi ako, yan, kasi tinuturuan mo yung sarili mo kung ano yung magandang shots na gusto mo, kung ano yung magandang pose na gusto mo sa isang picture. At actually, natuturuan mo rin yung sarili mo, may natututunan ka kung ano yung pwede mong i-apply sa model photography pagdating ng panahon. So maganda yan. Ang ganda rin mag-self-portrait photography. Try nyo rin. Ba't kamukha ko yata si Christopher De Leon din eh. Diba? And oh, this is my first photo sa Realme 6. Talagang, ay nako. Talagang fan na fan ko talaga si Indiana Jones. Mahilig ko talaga sa sombrero. That's a trivia. Mahilig ako sa sombrerong ganyan mga ka-flickers. Mahilig kong paghaluin ng vibe ang urban tsaka semi-vintage style. Lalo na sa mga damitan. So, nag-capture sa Realme 6. At may nag-comment pa yata dito eh. Tain na ka, Jom. Shoutout kay Jomery Iguia. Ito yung last photo ng pusa ko bago siya mawala. Di ko alam nilang saan siya napadpad. Tawag ko sa pusa ko na to, Pogi. Buti na lang na nagawa niya ng maging still sa camera. Ang cute. Last pic niya na yan, siguro a few days bago dumating ang dalawa kong pusa. Ayan, parang puro self-portrait photography. Hindi nakakita ko na magandang spot sa taas, yung parang kung baga pwede maging backdrop sa likod. Ito, this is one of my favorite photos. Hindi ko alam kung ano yung rason ko kung bakit ganyan lagi ako tumingin sa, ganyan ako lagi magpusa picture. Siguro magmukha akong astig. itong first edit ko sa PicsArt, talagang... After ko magawa to sa PicsArt, proud na proud ako sa sarili ko. Yan ang first edit, yan ang first photo manipulated picture ko sa Instagram. Gamit ko lang dito ng PicsArt. Kasi natutunan ko siya, kasi kasama ako sa Realme Photography Club. Yun ang mga samahan ng mga Realme users when into photography. Ito, nakunan ko to. Tinry ko yung, merge ko yung camera, nag-merge ako ng picture ng isang barrel, tas yan. So, yan ang kinalabasan sa PicsArt. Masyadong bad, pero obvious na edited. Okay na rin yung lighting. At least, natutunan ko mag-edit ng lighting. Yan. Ang ganda. Woo! Bagong spot to sa amin. Bagong spot. Favorite ko yung gray. Talagang gray. Into favorite gray ko. Favorite ko talaga ang faded gray, promise. Oh my God. My first DSLR. If you minded kung nakita niyo sa video ni Rice, na video ko nakasama ko si Rice. Ayun yung una kong camera, Canon 4000D. Ayun ang una ko ring picture sa Canon 4000D. Tintingan mo 'yan naman. Mirror shot, sabi nga.
being a mirror shot. Yan ang una kong picture gamit ang ano, Canon 4000D. At ito na yung last self-portrait photography ko sa during pandemic. Actually, that's a staircase shot. Kinunan ko na lang siya gamit yung mataas na tripod sa amin. Tapos, ayan, ganyan ang naging result ng shot. Medyo may pagka-ghost vibe yung ano, yung direction ng sunlight sa akin. So, ayan. Yan ang last pic ko sa Instagram na self-portrait photography. And that's the end of my Instagram review, mga ka-flickers. So, I hope you enjoy watching that video. And I know that you cringe a lot of my stupid Instagram account. And we have a surprise for you, mga ka-flickers. So, gagawa kami ng short film ulit ni Super Nair. Ayan, gagawa kami ng panibagong short film. Actually, gagawa kami ng isang short film niya, then short film ko. As yun yung script ng short film ko is under 75% finished na. Konti na lang. Malapit ko ng matapos yung script. Nag-isip na lang ako kung yung pwedeng maging ending para at least it's a go na tayo, mga ka-flickers. And if you like this video, leave a like down below and you can help me out by hitting that subscribe button and click that notification bell for more updated video. And hanggang sa susunod na video, kita-kisa na tayo dyan, mga ka-flickers.